Ayan, purihin ng Diyos sa hapon na ito. Delightful Sabbath po sa inyong lahat at purihin ng Diyos sa mga narinig nating pasasalamat sa Diyos na napakaraming kabutihan, pagtulong, paggabay, at pagpapagaling at pag-iingat, no? At sa mga pagkakataong nakakapamasyal pa at nakapag-exercise sa mga mall, no? At yun nga, tayo po ay magpapatuloy ng ating pag-aaral at tayo po ay nasa 2 Samuel chapter 3 pa rin. At di tayo makaalis-alis doon dahil marami tayong aral na napupulot sa kwentong yun. At last week, meron tayong tatlong R kung saan ito nga yung rebuke, realize, at reconcile. At ngayon ay meron tayong another 3 R's pa rin. No? Oo. Favorite natin yung R na yan. So, ha? Simulan natin yung pagbabasa natin sa chapter 3, verse 22 na tayo hanggang 25, sabi. Pagkaalis ni Abner, dumating naman mula sa pagsalakay ang mga kawal ni David sa pangunguna ni Joab. Napakarami nilang samsam na dala. Nalaman agad ni Joab na si Abner ay nakipagkita sa hari at pinayagan itong umalis ng payapa. Pinuntahan agad ni Joab ang hari at sinabi, bakit po ninyo ginawa ito? Naparito na nga si Abner ay pinakawalan niyo pa. No? Ngayon, wala na siya. Hindi ba ninyo kilala si Abner? Naparito siya upang pagtaksilan kayo. Gusto lamang niyang tiktikan ang inyong mga ginagawa. No? So, mapapansin natin dito na si Joab ay galit na galit. No? Mga galit siya. Bakit siya galit? Kung matatandaan po natin, pinatay ni Abner ang ayun, no? Sa chapter 2 ng 2 Samuel ay napag-aralan po natin na si yung kapatid ni Joab na si Asahel ay hinabol itong si Abner para patayin, no? Bagamat ayaw patayin ni Abner, winarningan niya na si Asahel, no? Sabi niya, umuwi ka na, tigilan mo ako, huwag mo akong habulin, no? Wala siyang balak talagang patayin si Abner. Pero makulit ito si Abner hanggang si Asahel ay hindi nakinig sa kanyang warning at ito ay nagpatuloy sa paghabol kay Abner hanggang sa ang nangyari nga dahil naman ito si Abner ay mas matanda at mas bihasa sa pagkikipaglaban, eventually napatay ni Abner itong si Asahel na kapatid nila Joab. Kaya si Joab po ay galit na galit, no? So, ang kapatid ni Asahel na si Joab at si Abishai ay galit na galit, no? Furious po sila, no? So, nung nalaman na nila na si Abner na pumatay sa kanilang kapatid ay nasa Hebron, no? At nakaalis, dumating at nakaalis ng mapayapa, itong si Joab po ay nagalit, no? Kay David, no? Dahil hinayaan niya itong makatakas, no? Wala namang talagang away. Wala namang yung mga ganung pagkakataon po na mapayapang dumating, dapat mapayapa mo pa rin paalisin. So ganun po ang ginawa nitong si David. So ang nangyari, galit na 'to si Joab, kine-question niyo pa yung desisyon na ginawa ng hari na si David, no? At hindi niya gusto ang nangyari at nakaramdam nga po siya ng kalungkutan sa bagay na yon. So, the first lesson that we're going to take away is the word resentment o yung paghihinakit, no? Pagdaramdam sa mananloob, no? Resentment. So, si Joa po ay nakaramdam ng resentment kay David nung nalaman niya na umalis nga ito ng mapayapa at hindi niya gusto yon. Gusto niya kasing masaktan itong si Abner. So si Asahel po kasi ay pamangkin itong si David, no? At sigurado naman po ako na si David ay nalungkot din naman sa pagkamatay ng kanyang pamangkin na si Asahel. At sigurado tayo na si David din ay gusto niyang ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang pamangkin. Pero para kay David, ang plano ng Diyos na pagkakaisa ay dapat mauna
kaysa sa mga naisin niya o yung mga nararamdaman niya sa buhay. Kaya siya po ay nagpasakop, nagsubmit siya sa authority ng Diyos, no? So kaya naman ang Diyos ay natutuwa dito kay David. Hindi niya inuuna yung pansarili niya na damdamin. So tayo po ay tinawag para magpasakop, mag-submit sa authority ng Diyos ang naglagay sa atin, no? Yung mga nangunguna sa atin ay dapat nating sundin, ha? Imbis na implement natin yung mga naisin natin na nasa isip natin, yung pag-uunawa natin, dapat tayo po ay magpasubmit sa mga nangunguna sa atin, sa mga sa gobyerno, sa church, dapat tayo magpasakop sa mga authority na ganon dahil ang Diyos ang naglagay sa kanila. So, huwag tayong magbibigay, no? Huwag tayong mag-give in sa ating galit, no? At meron pong kasabihan na ating naririnig. Sabi nga, don't promise when you are happy. Don't reply when you are angry. Don't decide when you are sad. So, pag tayo po ay galit, maaaring hindi na natin mapipili ang ating mga salita na ating sasabihin. Maaaring ang sabihin natin ay maging masakit. At yung sakit na yun ay pag nabitawan mo, nakasakit na talaga ng damdamin at di mo na mababawi. Di mo na mariretrieve yun, kundi nasaktan mo na ang ibang bagay. So, ang mainam na hindi na lang tayo nagre-reply o sumasagot, nagsasalita kapag tayo po ay galit. Dapat tahimik lang. So, or we could do yung sinasabi ni Paul sa Philippians 4:31. Sabi, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. So, yun pala yung panawagan itong si Paul, no? At napakaganda. Dahil pag inalis mo yung salamanan ng sama ng loob, yung galit mo, wala kang nasasaktan na ibang tao. So, tayo nga po ay tinawag para mag-submit nga sa authority na ang Diyos ang naglagay sa ating, kagaya nga ng pastors, mga elders, mga department heads, na dapat tayong magpasakop sa kanila at sumunod. At hindi tayo dapat nagdadamdan o walang resentment kapag hindi natin gusto yung kanilang pinagagawa sa atin. Sabi po sa Mark 9:35, Jesus said, anyone who wants to be first must be the very last, the servant of all. So, hindi dapat tayong nagdadamdam sa mga pamunuan natin. At ang dapat lang nating gawin ay magpasakop sa kanila. At kung nais nating maging lingkod ng Diyos, dapat nagpapasakop tayo sa ibang tao. So, kung hindi natin kaya na magpasakop sa mga earthly authorities dito, yung mga nasa mundong namamahala sa atin, how much more na magsasubmit tayo o magpapasakop tayo sa godly authority. Ayan, ang Diyos hindi natin nakikita. Kung sa tao nga na hindi natin nakikita, hindi tayo nagpapasakop, lalo na sa Diyos na hindi natin nakikita. So, ang utos ng Diyos, kadalasan po may kukunin na or may kukunin bagay sa ating mga buhay or masasaktan ang ating mga damdamin, no? Pero dapat hindi po tayo nagdadamdam at willing tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos. Instead nga, sabi sa James 4:7, submit yourselves then to God. Dapat tayong magpasakop sa naisin ng Diyos at anuman ang hindi nating naisin sa kalooban ng Diyos, huwag tayong magdadamdam dahil ito ay naisin ng Diyos. Magpatuloy po tayo. Ang unang R natin ay resentment o yung pagdaramdam, pagtihinakit. So, sabi sa verse 26, pagkatalikod na sa hari, ipinahabol agad ni Joab si Abner. Inabutan nila ito sa may balon ng tubig ng sira. Hindi alam ni David ang mga nangyayaring iyon.
Nang maibalik na si sa Hebron si Abner, tinawag ito ni Joab sa may pintuan ng lungsod at kunwari mag-uusap lang sila ng sarilinan. Dito niya isinagawa ang paghiganti sa pagkamatay ng kapatid niyang si Asahel. Sinaksak niya sa tiyan si Abner at ito'y namatay. So, nung pinatawag ni Joab si Abner, sa pamamagitan ng mga lingkod, ng servants, na bumalik sa Hebron, pumayag itong si Abner dahil akala niya mapayapa ang pagtawag na yon dahil galing na siya kay David. No? At makikita natin dito na ang isipan talaga nitong si Abner ay kapayapaan. Nakipag-isa na nga siya. No? Kaya hindi niya akalain na maghihiganti sa kanya itong si Joab. No? So hindi niya inisip na meron siyang atraso kay Joab na maaaring mag-risk ng kanyang buhay. So, as soon as Joab finally faced Abner, tinurukan agad siya sa tiyan. No? Nilagyan siya ng gripo at ito'y kanyang ikinamatay. The second life lesson that we're going to take away is the word revenge. Ano yung revenge na yun? Paghiganti. No? Giant. Paghiganti. So, since si Joab po ay, yung kapatid ni Joab ay namatay, ang kanyang nasa puso lamang ay paghihiganti. Revenge, no? At kaya nung nagkaroon siya ng opportunity, ginanrab niya agad yun, no? Sa tingin niyo po ba tama yung ilagay ang hustisya sa ating mga kamay? Tama po ba yun? Tingnan po natin sa Leviticus 24 verses 19 to 21. Sabi, anyone who injures their neighbor is to be injured in the same manner. Fracture for fracture. Eye for eye. Tooth for tooth. The one who has inflicted the injury must suffer the same injury. Whoever kills an animal must take restitution. But whoever kills a human being is to be put to death. So, tama po ba yung pagkakalagay ng hustisya ni Joab sa kanyang mga kamatay? Nung sinabi po itong fracture for fracture, eye for an eye, tooth for a tooth, si Abner po ay pinatay niya si Asahel, no? At tama lang na kunin din ang buhay ni Abner, no? Kung yun po ang titingnan nating talata. Pero tingnan po natin yung mga talata sa Leviticus, no? Itong mga verses sa Leviticus na to ay inutos para sa mga judges pala, no? Sa mga hukom nila, no? At hindi po ito ini-endorse para sa personal na vengeance. Hindi pala to para sa personal natin. Kung gusto natin gumanti, gaganti na tayo. Hindi pala po ganun to. Para sa mga hukom na to, na kung silang magpapasya kung anong nararapat na kapurasahan sa bagay na yon, no? So, ang sinasabi po doon sa talatang yon, kung ano yung punishment, dapat fit din, yung tama rin ang kanyang kaparusahan at hindi dapat lalampas doon. So, eye for an eye, tooth for a tooth ang tawag po. No? So bago po binigay itong command na to, yung the same God, no, ang Diyos natin, ay nag-declare na before pa noon ng Leviticus 19:18. At ang sabi, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. No? Huwag daw tayong maghihiganti, ang sabi ng Diyos, at huwag tayong magbe-bear ng grudge. Ano yung grudge? Galit na tayo, pagigiganti
sa sino mang tao, kundi pag-ibig daw po ang ating ipakita sa ating mga kapitbahay, no? Kung paano natin minamahal ang ating mga sarili, no? Iyan ang utos ng Diyos, no? So do not seek revenge, but love your neighbor as yourself. At ang turo rin ng Panginoon ay ganun din naman sa Matthew 5:39, no? If anyone slap you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Pag may sumampal sa iyo sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan, no? Eh tinuturo lang ng Panginoon dito na huwag kang magagante, no? So maging willing ka na masaktan ng iba, at ang kailangan mo lang ay sabi nga ay mahalin mo ang iyong kapitbahay o yung nanakit sa iyo. At sabi rin ni Paul sa Romans 12:19-21, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to revenge, I will repay, says the Lord. So ang dapat lang daw natin gawin ay ibigin natin ang mga taong nakakasakit sa atin, at iwan na natin sa Diyos ang ilang mga bagay, ang paghiganti, no? Ang Diyos naman po ay hindi natutulog, hindi bulag para hindi niya makita yung mga maling ginagawa ng ibang tao sa ating mga buhay, lalo na kung ikaw po ay matuwid sa kanyang harapan. Sabi sa verse 20, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. No? So, puro kabaliktaran, eh, no? Imbis na gumanti ka, pakitaan mo ng magandang bagay, no? Kabutihan na nga yung mga gumagawa ng masama sa iyo. Sabi, overcome evil with good. Maganda raw ang pakita natin. Sabi pa sa 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because to this you were called so that you may inherit a blessing. So, ang ganda pala yan, no? Kapag ikaw ay ginagawa ng masama, i-bless mo pala sila. Ipanalangin mo na pagpalain sila ng Diyos. At sabi rito, yun daw po ang trabaho talaga natin, no? At tayo po ay makakatanggap din ng pagpapala sa bagay na yon. So, nung si Saul po ay hinabol itong si David, no, para patayin, si David po ay nagkaroon ng chance para mapatay niya si Saul, no? Pero hindi niya ginawa. Instead, napaganda yung sinabi niya rito sa 1 Samuel chapter 24, verse 12. Sabi ni David, may the Lord judge between you and me, and may the Lord avenge the wrong you have done to me, but my hand will not touch you. So, hindi talaga gumanti itong si David, no? Maganda ang ganyang halimbawa at pinabahala niya na lamang sa kamay ng Panginoon. Sa pagtatapos po, sa verses 28-39 po tayo, nang mabalitaan ito ni David, natay, sabi niya, ako at ang aking kaharian ay walang sagutin sa harap ng Panginoon sa pagkamatay ni Abner. Dapat itong panagutan ni Joab at ang kanyang sambahayan. Ang kanyang sambahayan, sana'y wag mawalan ng mga baldado. May sakit na tulo. May tulo na. Sakit sa balat na parang ketong. Mapapatay sa labanan o mamamatay sa gutom. Ngunit sa ganitong paraan, ginantihan ng magkapatid na Joab at Abisay si Abner dahil sa pagkamatay nito kay Asahel sa labanan sa Gibeon. Bakit kaya sinabi ni David ito yung mga harsh words, no, na binanggit niya kay Joab? Alam niyo, si David po ay upset, no? Upset siya dahil sa pagkamatay nitong si Abner, no? Sa maraming kadahilanan. Una po, siya po ay nalungkot dahil nawalan ng isang skilled military soldier, no? Kung magkakaisa yung dalawang bayan na yon, yung South and Northern Israel, magiging malakas sila lalo kung nandoon si Abner, no? Bilang official niya.
At pangalawa, gusto niyang ilagay yung guilt sa pagkamatay ni Abner kay Joab, no? At hindi sa kanya. Eh, wala naman talaga siyang kinalaman. So, yung pangatlo, nasa kalagitnaan siya ng pagiging hari, no? Pagkakaisa ng bansa na yon na gagawin ni Abner, no? Para suportahan yung yun nga, pagiging isa ng northern at southern Israel. At itong pagkamatay ni Abner, eh pwedeng mabuhay na naman yung civil war. Mag-aaway na naman itong dalawang tribong ito. At yung pangatlo po, eh si Joab po ay nilabag niya po yung kagustuhan o yung agreement na meron si David at si Abner na mag i-protect niya, no? Eh yun nga, pinaalis niya ng mapapiyapa eh. Pero si Joab, eh talagang pinatay niya ito at sinira niya yung plano ni David at siya po ay nagagalit dahil ang sarili niyang leader ang nag-commit ng kasalanan ito. So, maaring sinabi niyang mga bagay na dahil sa kanyang kalungkutan. No? At ang last life lesson that we're going to take away is the word regret. Kalungkutan. No? Pwedeng pagsisisi. Ang regret po ay pwedeng kalungkutan din. So, maalala natin na si Abner po yung leader na siyang humahabol sa buhay nitong si Abner ni David. No? At sa isang ordinaryong tao, ang kamatayan ng isang kalaban ay isang kagalakan. Di ba po? Parang nabunutan ka ng tinik sa iyong tagiliran. Pero hindi ito ganun kay David, no? Isinantabi niya yung mga hindi magagandang karanasan niya kay Abner at siya po ay nalungko. At nararanasan natin, nararamdaman natin yung regret na yan kapag yung ibang tao ay may mishap o merong mga kapahamakang nararanasan. Nararanasan natin yung regret na yan kapag may failure o yung kabiguan ng ating mga yung ibang tao na nakagawa sa atin ng mga masama. Nararanasan natin o nararamdaman natin yung regret na yan kapag namatay nga yung may kasama gumagawa sa atin ng masama. Pero sabi po sa Matthew 5:4, blessed are those who mourn for they will be comforted, no? So mapalad daw po 'yung nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. So imbis na matuwa ka ay mas maganda 'yung malungkot ka. No? At ikaw pa ay aaliwin ng Diyos. Napakasarap ata nung karanasan na gano'n. Sabi pa sa so, dun po sa verse 31-39, inuutos ni David kay Joab at sa lahat ng kasama nito sa napuniti ng kanilang mga damit at magsuot ng panluksa bilang pagdadalamhati sa pagkamatay ni Abner. Pati ang haring David ay nakipaglibing din. Nang si Abner ay ilibing sa Hebron, umiyak ng malakas ang hari at ang mga taong bayan. Ganito ang awit pagluluksa ni David. No? May awit na naman si David. O Abner, dapat ka bang mamatay gaya ng isang tulisan? Ikaw naman ay malaya't walang gapos ang mga kamay. Mga paamoy mo na mga paamo na may hindi natatanikalaan. Ngunit ikaw ay namatay sa kamay ng mga tampalasan. No? At pagkarinig ito ng mga tao, sila ay muling tumangis. Hinimok nila si David na kumain kahit bahagya. Ngunit sinabi nito, sinusumpa kong hindi ako kakain kahit ano hanggat hindi lumulubog ang araw. No? May after six siya. Ang mga tao ay sumang-ayon sa nakita nilang ginawa ni David sapagkat ito ay
nakalugod sa kanila tulad ng iba pang ginawa ng hari. Noon, nalaman ng buong Israel na walang kinalaman ang hari sa pagkamatay ni Abner. Sinabi ng hari sa kanyang mga alipin, hindi ba ninyo nalalaman ng isang dakilang pinuno ang nawala ngayon sa Israel? Kahit na ako'y hari, manliliit ako at kinikilabutan sa kasamaang ginawa ng mga anak ni Zeruiah. Hindi ito maatim ng aking kalooban, parusahan nawa sila ng Panginoon. So, sa regret nitong si ano, kalungkutan nito si David, dinala niya yung lahat ng tao para maramdaman yung kalungkutan niya rin, no? At ito nga, nakapaglibing pa siya, nasa likod siya ng ano tawag doon? Yung casket. Ano yung casket? Ataul, no? Habang nagpro-procession, nagpaparada, nasa likod siya. At pinakikita niya ang tunay niyang kalungkutan doon. At siya nga ay nag-fasting pa. At pagpapakita ito ng matinding kalungkutan sa mga nangyari. At sigurado naman sa ginawa niyang kalungkutan, siya po ay kinalinga, kinomport siya ng Diyos pagkatapos nito. So, meron po tayong tatlong R's, no? Yung una nga ay yung resentment, yung paghihinakit, pagdaramdang. At hindi tayo dapat magkaroon ng resentment kapag ang tao po ay gumagawa ng hindi nating nagugustuhan. At hindi tayo dapat nagdadandan sa kanilang mga desisyon, mga leader. At tayo dapat po ay sumunod sa kanila dahil ang Diyos ang naglagay sa kanila, sa atin. Yung pangalawa po ay revenge, yung pagiganti. Ang revenge ay sa Diyos at hindi po sa atin. Ang sa atin po ay ibahagi natin ang pagmamahal sa lahat ng tao at sa lahat ng mga gumagawa ng mabuti sa atin at sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti. At yung pangatlo ay yung regret o yung kalungkutan. Ang kapatayan ni Abner ay pagsuway sa naisin ng hari. At dapat po tayong malungkot sa mga epekto ng mga ginagawa ng ibang tao. So lahat ng ito ay nagsimula sa hatred o galit nitong si Joab. Sabi po sa Proverbs 10:12, hatred stirs up conflict, but love covers over all wrong, no? So sari-saring kaguluhan ang bunga ng kalooban, ngunit ang pag-ibig sa ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Yun po yung Tagalog noon. So maaari natin gawin sa mga maling ginagawa sa atin ay kalimutan na lang natin. No? Huwag natin papansinin. At ang dapat natin gawin ay ibigin po natin sila. Pakita natin ng mabuti, pagpalain natin sila at ang Diyos ang bahala magpala na rin sa atin. So yun po ang ating pag-aaral. Delightful Sabbath po sa inyo.